Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys is isa sa pinaka mahalaga and special day para sa akin. Dahil 1,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. So sa lahat na naka-VLS ko, maraming salamat po sa pagiging permanente niyo. Gusto ko pong magpasalamat sa mga sumusuporta po sa akin. So, thank you po. Sa mga nakakakilala sa akin, sa mga kaibigan ko, guys. So, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan dito sa YouTube channel ko, guys. So, stay tuned lang po kayo. So, ngayon is Q&A Real Talk. So, ayun, nag-post ako. Actually, nung last week pa yata yung post ko na yun, yung about sa Q&A, ask me something, yun. So, ayun, nag-post ako sa Facebook account ko, and yung mga kaibigan at kakilala ko, yung mga common na nag-comment doon. So, ayun, sasagutin natin isa-isang mga yun. Kasi naging busy kami, and gumagawa kasi kami ng CR sa likod, bagong CR namin sa likod. So, ito po siya. Yan, yung bagong CR namin sa likod ng bahay. And, ayun na nga guys, dahil kami-kami lang naman yung gumawa. So, pwede na siyang gamitin. So, kami-kami lang, si Papa, si Mama, si Kuyas, yung kapatid kong bunsong lalaki, at saka ako. So, kami-kami lang guys, kasi ang mahal ng labor ngayon. Diba? Fuck! Yun nga, ang mahal ng labor ngayon guys. So, wala kaming ganun kalaking pera para magpasahod. So, why not kaya naman namin gawin? So, kami-kami na lang. Sino pa bang magtutulong kundi kami-kami lang. Ayun, kahit itanong nyo sa mga kapitbahay namin, nagbuhat pa ako ng pangmasa, yung concrete hollow blocks, tsaka hollow blocks, guys. Grabe. Yung tipong nabibilag ka sa araw, tanghaling tapat, guys. Oo, guys, saranasan ko yun. Kahit itanong nyo pa sa mga kapitbahay namin. So, ayun, guys, na-experience ko, so grabe yung sakripisyo, nakaka-proud. So, grabe yung trabaho ng isang construction worker, dahil hindi pala siya basta-basta, mahirap siya guys. So, be proud sa mga, huwag nating laitin yung mga construction worker, kasi be proud kasi as in, yung lakas talaga nila yung ano nila sa pagtatrabaho. So, ayun, nakakasaludo sa mga construction worker, pagpatuloy nyo lang po ang pagtulong sa ating bayan. So, yun na nga guys, and ngayon is magsisimula na tayo sa ating topic ngayon na about sa Q&A. Nag-post ako sa Facebook account ko. Actually, last week pa yun. So, naging busy talaga yung ginawa namin yung CR namin, guys. So, ayun na nga. And ngayon, kulang nagawa ng video tong Q&A na to. So, simulan na natin, guys. So, ito yung una. Galing kay Ate Frida. Sabi niya dito, "Why so pretty you?" Yes, guys. Natatawa ako, guys. Kasi hindi ko alam kung tanong ba to or pampupuri sa akin. Pero sobra, natatcha ako. Natutuwa ako. Tsaka, thank you Ate Frida kasi na-appreciate mo yung ganda ko. At hindi naman. Chug. At hindi naman ako maganda. So, depende na lang talaga siguro yun sa paningin ng isang tao, diba? So, magkakaiba po tayo ng pagtingin. So, magkakaiba po tayo ng ibig sabihin ng kagandahan ng isang tao. So, yun, para sa akin, it depends sa ibang tao kung ano yung paningin nila sa iyo, kung paano kanila tignan, how they look at you. So, ayun guys. So, sana nasagot ko po yung tanong mo, Ate Frida. And maraming salamat po, God bless. So, next na tanong naman is galing kay Jennifer.
So, ito yung tanong niya, guys. What is your daily routine? So, ayun. Yung daily routine ko po is yun yung first vlog ko. Kung hindi nyo pa napanood dyan, pwede nyong panoorin, guys, sa link na to. Ilalagay ko dyan sa description sa baba. Description box sa baba. Para mapanood nyo po yun. So, ewan ko, bahala na kayo kung panoorin nyo, guys, yun. First vlog ko ever. So, nasa inyo na yun, guys, yung papanoorin nyo. Para akong timang doon. So, syempre, ayokong i-delete kasi first vlog ko po yun. So, next na tanong, guys. Pangatlong tanong na po tayo. So, sabi dito, galing kay Che, bakit mo naisipang gumawa o bumuo ng isang YouTube channel? First of all, naisipan ko siyang gawin dahil na rin sa pandemya, dahil nakakulong na ako dito sa bahay. Wala pa akong ma-apply ang trabaho, bagong trabaho. Kasi nga ganito, pandemya, so madaming tao yung nawalan ng trabaho, maraming kababayan natin yung walang pagkakitaan. So, ayun na nga, guys. So, sana matigil na itong pandemya na to para back to normal na lang ulit, guys. Diba? Sobrang nakakamiss na, guys. So, nakakamiss na, guys, yung normal na buhay natin. Ito yung pangalawang tanong ni Che. Anong mensahe mo sa mga kapwa mo small YouTuber? So, ayun na nga, guys. Yung mensahe ko lang sa mga small YouTuber. O, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. So, makipag-VLS lang kayo, makipag-sub-to-sub lang po kayo. Wala nang masama sa pakikipag-sub-to-sub or VLS, guys. Ang disadvantage lang nito is pwede ka nilang i-answer. Ang masasabi ko lang is never give up. Just do your best, guys. God will do the rest. And God will help you. So, laban lang, guys. Kaya natin po. So, panglimang tanong. Ano ang pinaka-embarrassing moment na kailanman hindi mo malilimutan at mapapakamot ulo ka na lang sa kakatawa? Galing ka adrenaline. So, yung embarrassing moment ko siguro is yung childhood ko. Nung umakyat kami sa puno. So, ayun, naglaro kami sa taas ng puno with my bro, yung bunso kong lalaking kapatid. And nagkalaro kami dati. So, nagkalaro kami ganyan. Tapos, tatlo kami. So, bale yung nilaro namin kasi dun is, yung parang ako yung stewardess, ganun. Tapos yung kapatid yung piloto. Tapos, ewan ko, guys. Tapos, gusto ko sanang mag-CR kunyari. Tapos, ayun. Nakalimutan ko, nakabitaw pala. Nabitaw ako, guys. So, ayun, nahulog ako. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko namalayan. Bumagsak ako sa lupa. At saka, take note, guys, ha. Kasi yung pinakabagsakan ko is may talon bato. Oo, guys. So, sawa ng Diyos naman wala nangyari sa akin. So, ewan ko ba kung ba't ko ba't naiwala sa isip ko yung pinakit sa puno. Kaya ako nahulog. So, ayun na nga. So, kami yung nakakatawa doon. Imbis na ako yung umiiyak, yung kapatid kong lalaki yung umiiyak sa taas. Tapos ako tinitingnan sa baba. Tapos nagsisigaw ko siya, Mama! Mama! Sabi niya ganun. Yung nahulog. Tapos pumunta na si Mama. Ayun, ako tameme na syempre. So, ayun na nga yung karanasan ko, guys, na hindi ko makakalimutan ever. So, ayun. Pagkatapos nun, mga umaga siguro, pinailot na lang ako dito. Dito banda dito yung ano, kaya medyo masakit siya, guys, pag taglamig ganun. Parang ano ko na siguro yung itong bandang to, kasi ito yung natamaan. Buti hindi natamaan yung ulo ko, kamo, diba? Oo, guys, buti lang hindi natamaan yung ulo ko, so siguro buhok na ako. Ewan ko, ganun. So, thankful na lang ako kay Papa Jesus kasi hindi nabugot yung ulo ko at hindi tumama sa may malaking bato. Oh, guys. So, ayun na nga. Dumako na tayo sa pang itong tanong. So, dito yung pang pitong tanong is,
What is your biggest mistake? Galing kay Raquel. So, siguro, yung biggest mistake ko is marami. Oo, marami. During my high school life, so, naging pasaway. So, syempre, nabiyay ako dati. Nasubukan ko magsigarilyo, magyosi, uminom, parang BI gano'n. Syempre, alam mo na, high school life na, diba? So, sabi nila, hindi mo daw na-enjoy yung high school life mo pag hindi mo naranasan lahat ko. Totoo ba? So, ayun na nga yung biggest mistake ko. Maraming beses, marami yung hindi ko masabi kung ano yung pinaka, kasi ang dami kong pinagdaanan. Yes, ang dami kong pinagdaanan during my teenager life and high school life. So, ayun na nga guys. Pero, high school life is the best. Yes, totoo yan guys. So, ang susunod na tanong is, anong pinaka-worst na naging desisyon na nagawa mo sa buong buhay mo? So, galing naman to kay Dina Gamilde. So, yung pinaka-worst na desisyon na nangyari siguro sa buhay ko is yung munta ko sa Manila. Yes, guys. Yung pumunta ako sa Manila. Nag-desisyon na lang ako dahil sa kagustuhan kong matulungan yung parents ko. So, ayun, way back 2018. Yes, pagkatapos ko pagka-graduate ko ng senior high school, hindi na ako nagtuloy. So, nag-desisyon na lang ako na tulungan yung parents ko na pumunta ako sa Manila. And, ayun na nga. So, ayun, pumunta na ako para gusto ko din maiba yung surrounding ko. Gusto ko din maranasan yung buhay Manila, di ba guys? So, gusto ko maging independent that time. So, ayun na siguro yun kasi hindi ako nagpaalam that time. And, sobrang iyak ako ng iyak noon kasi first time kong mailayo sa mga parents ko. Syempre guys, sino ba naman, di ba? So ayun, first time ko po malayo sa parents ko that time, kaya iyak ako ng iyak. So ayun na yun siguro. So na experience ko doon is nagtrabaho ko sa isang butuhan as waitress and cashier. So yung shift ko doon is gabi hanggang madaling araw. Tapos ayun, ilan lang po yung tulog ko kasi doon, tapos wala pa sa tamang kain. So sa umaga hindi kami talaga kumakain doon kahit stay in yun. So sa tanghali naman mga 2 to 3 na kami kumakain ganun. Pag wala ng customer, sa gabi naman is 9 to 10. So wala talaga yung tamang oras sa pagkain guys, kaya ang payat-payat ko nung umuwi ako sa Ilocos. So ayun guys, nung time na yun, iyak ako ng iyak. Ayun, paalam na lang ako sa boss ko na umuwi ako dito sa Ilocos. So, ayun, umuwi na lang ako dito kasi mahirapan naman ako doon. So, yun na nga guys, yung decision siguro na hindi ako nag-isip. Nag-decision na lang ako bigla. So, ayun na nga yung pinaka siguro yung decision na nangyari na ginawa ko sa buong buhay ko. So, next question is, what is your biggest fear? Galing naman sa kaibigan ko to, si Angge. So, siguro yung biggest fear ko na nangyari sa akin sa buong buhay ko is yung mga bata pa lang kami, mga grade 3 ako siguro, nawala yung papa ko. So, nakulong siya that time, guys. Yes. Nakulong siya that time. So, sobrang sakit sa pakiramdam na makita mo yung papa mo na nakakulong. Binibisita namin dati siya. Tapos, ayun. So, that time, guys, iyak kami ng iyak ng pamilya ko kasi nakulong si papa sa, paikli lang yung sintensya niya dahil wala namang sapat na ebidensya na. So, mauna din kami sa utang dati. So, nabenta na yata lahat ng mama ko dati. So, mga bata pa lang kami. Apat kami nag-aaral. So, hindi alam kung saan kukuha yung mama namin. Kaya, nabenta niya lahat. Mga alahas, mga refrigerator, mga ano sa bahay. Nabenta niya. So, yun yung biggest fear na naranasan ko sa buong buhay ko. So, yun guys, yung
pinaka biggest fear na nangyari sa akin. So, pumunta naman tayo sa huling tanong galing kay Marife. So, kaibigan ko din siya, guys. What is the last thing that made you cry? Sabi niya dito, guys. Yung last thing na nagpaiyak sa akin, siguro, wala naman. Yung mga simpleng bagay lang naman. Pero yung last thing siguro is yung about sa family ko din. Time na nabudong kami. Yung time na mabubudong sana kami pero hindi natuloy. So, that time, iyak ako ng iyak kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos kasama ko lang po doon, noon yung papa dito sa bahay. So, iyak ako ng iyak. So, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Thankful ako, guys. Thankful kami, guys, kasi nalampasan na namin lahat yung pagsubok na dumating sa amin at alam namin marami pa kami pagsubok na pagdadaanan yun. Hanggang so ngayon is meron pa kami pinagdadaan ng problema dito sa bahay. So, yun na lang siguro yung ano namin ngayon. Yung problema namin ngayon. Tsaka itong pandemya. So, sino ba naman? Di mamamoblema sa pandemya ngayon na kinakaharap natin ang buong mundo, diba guys? So, sana matigil na po itong pandemya na ito para bumalik na sa dati kasi sobrang nakakamiss na po yung dating pamumuhay na meron tayo. So, ayun na nga guys, tapos na, natapos na natin ang mga tanong. So, maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga kakilala at mga kaibigan ko na nag-comment. Yan, so ito na po, sana nasagot ko na maayos. Ayos ba? Parang tanga lang kung magsagot, Q&A. So, ayun na, sana nasagot ko yung mga tanong nyo guys. So, hanggang dito na lang po itong vlog na to. So, sana nagustuhan nyo. Thank you guys sa lahat ng support sa channel ko. So, sana supportahan nyo pa rin ako sa mga susunod na vlog ko. So, sa mga kailan. Isang ikis naman dyan. Ikis. Isang ikis naman dyan, mga kailan. So, ayan sa mga kababayan ko. Sana supportahan nyo ako sa mga kakakilala sa akin. Sa mga kaibigan ko. So, sana patuloy nyo supportahan sa mga lahat ng nakasubscribe sa channel ko. Sana stay loyal pa rin kayo. So, permanent po sana tayo. Magtulungan po sana tayo. So, once again, this is Mitch Whitey Life Vlog. So, see you on my next vlog, guys. I love you all. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!